Hindi na nakapagtimpi pa si Donalyn Bartolome sa isang kakilala na nangutang sa kanya ng 1 milyon at nangakong ibabalik daw agad ang pera kinabukasan. Gagamitin lang daw nito ang pera na pang show money sa bibilhin kotse. Pinakita din ni Donalyn ang screenshots ng mga chat nila pero hindi nito pinakita ang pangalan na nasabing tao. Matunog ang mga haka-haka ng mga netizens na base sa salitang Lods ay tila isang kilalang YouTuber ang pinatatamaan ni Donna. Chat pa nito kay Donna, Lods, kapalan ko na mukha ko. Wala na ako time eh, hihi, hiram sana ako sa iyo ng 1M Tom. Then babalik din siya ng hapon or gabi tapos lagyan mo na lang ng interest, Lods. Need ko kasi mag-show money, Tom, para dun sa kukuhain kong sasakyan. Para makuha ko lang iso show money lang siya. Need ko kasi ng at least 6 to 8M sa banke. Kulang ako eh, sorry po, nakakahiya. Balik din siya as in Tom afternoon or 7 PM, ganun. Sa chat, makikitang hindi na dalawang isip si Donnelly na pautangin ang nasabing tao. Hiningi niya agad ang bank account nito. Kampante naman si Donna dahil pumirma pa nga sila ng isang loan agreement para maging formal ang pangungutang nito sa kanya. Pero ang pangakong isang araw ay naging isang linggo. Cash na scam daw ito at natangay pati ang 1 million pesos na hiniram nito kay Donna. Narito ang naging conversation nila. Lods, pasensya na pala sa sobrang late na update. Babalik ko na lang, Lods, yung pera bukas. Di na kinaya ng powers ko, Lods. Sayang, baka di pa para sa akin yun. Maraming salamat sa tulong. Kahit di mo ko masyado close, nag-help ka. Salamat po. Bukas, asikasuhin ko na, Lods. Sobrang pasensya na talaga and salamat po. Idol Donna, di na po kaya ng konsensya ko. Sobrang nahihiya ako at natatangahan sa sarili ko. Gusto ko sana sabihin sa yung totoo na naloko ako. Natanga yung pera ko, Idol. Halos 4 million. Nasama yung pinanghira mo sa akin, Idol. Sobrang sorry kaya di ako makapag-chat sa'yo ng update dahil sobrang nahihiya ako sa nangyari. Sobrang nakakahiya na tanga yung pera ko at nakakolateral yung sasakyan ko dahil doon sa pinasok ko. Gusto ko mag-sorry dahil hindi ko na ibalik agad yung pera mo. Kung papayag ka sana, Idol Dons, pagtatrabahuan ko lahat pa unti-unti yung utang ko. Monthly YouTube sahod ko sa'yo ko ibibigay. Kahit ipahawa ko sa'yo email ko and YouTube ko, okay lang sa'kin. Gagawin ko, humihingi na din ako ng tulong sa iba para kahit papano mabayad ko sa'yo, Idol. Sorry, sobrang nahihiya ako sa nangyari. Ano man ang maging desisyon mo dito, tatanggapin ko, Idol. Sana po kung pwede ka makausap, Idol, kukwento ko lahat na nangyari. Sobrang sorry, sobrang nahihiya ako. Sagot ni Donalyn, find a way to return the money, ASAP. I'm not playing. Hindi joke ang 1M. Maraming salamat, Idol. Sorry talaga. Hindi ko din gusto malugmok ng ganito, Idol. Sorry talaga. Lahat ng gusto mo, Idol, or kahit anong agreement or email ko ibibigay ko, Idol, habang nagbabayad ako sa'yo paunti-unti. Sagot ni Donalyn, I know. Return the whole 1M. One day lang binigay ko sa'yo. It's been 1 week. I'm not playing. Magkakaproblema tayo ng malaki if that's not returned to me ASAP. Opo, Idol, gagawin ko po agad ng paraan. Sorry, sorry po. Gagawin ko po lahat ng paraan. Sobra akong nahihiya. Gagawa po ako ng paraan. Yes, by tomorrow. Thanks. Tom po, sige po, gagawin ko lahat ngayon hanggang bukas. Sorry talaga. If that's not returned to me by tomorrow, you'll hear from my lawyer. Sorry po, gagawin ko lahat ngayon. Lahat-lahat, tatanggapin ko po yan, Idol. Sorry talaga. Ginagawan ko pa din paraan hanggang ngayon. Nagsinungaling ka sa akin. Show money lang ang usapan. Bakit mo nilabas sa bangko yung pera na hindi sa'yo? Bakit mo pinambayad ang perang hindi sa'yo? Sobrang sorry, Idol. Sobrang habang kwento, Idol. Gusto nga po sana kita makausap, pero nakihiya ako sa katangahan ko. Idol, hanggang Tom, gagawan ko ng paraan, Idol. Sorry talaga. Till tomorrow, or I swear, magkakaproblem tayo. Malala, I'm not kidding. I trusted you. Opo, Idol, tanggap ko po, Idol. Yes po, gagawin ko po lahat-lahat ng paraan.
Hanggang ngayon, sobrang nahihiya ako sa tiwala na binigay mo na nasira ko agad. May 400k na ako, idol. Sorry sa abala. Kumpituhin ko hanggang Tom. Pero himutok ni Donna sa Facebook, "I wasted so much of my time and I will not waste more. Until now, kahit yung 400k that you're saying is still not in my bank account. More than 1 week na. Road to 2 weeks na tayo, boy." Isang kaibigan naman ang nagpayo sa kanila na isettle na ang problema nito kay Donna dahil baka maubos ang pasensya nito. Chat pa nito sa kaibigan, "Isettle niyo agad-agad si Donna. Kapag naubos pasensya nun, pupulutin si sa kangkungan. Masisira siya sa publiko at mawawala ng career tapos makukulong pa. Kilala ko si Donna personally and I know her capacity and connections. Kapag hiniritan din ako noon, hindi ko yun matatanggihan dahil sobrang lakas sa akin noon. Kahit kalahati ay down na nyo, kapag hindi nyo naareglo si Donna, sobrang matinding trouble at baka hindi na makabangon si after niya masira sa lahat." Hindi nga bumenta kay Donnelly ang naging palusot ng taong nangutang sa kanya. Sa ngayon ay hinahanda na nila ang mga legal na aksyon na gagawin laban sa taong ito. Sa kanyang official Facebook page ay isinuwalat nito ang panuloko sa kanya ng nasabing tao. Post pa ni Donna, "I'm not playing. Iisa-isahin ko kayo mga sumira sa tiwala ko. You guys are lucky I don't want to use privileges like this. Cause I feel like mas may ibang case na need ng action. Lalo yung mga kawawang inutangan tapos nung nangangailangan na yung nagpautang, ngayong pahirapan kontakin yung may utang sa kanila. Pay up. Anim na mga reklamo niyong hindi nababayad sa utang sa'yo. Pili tayo ng case ng need ng tulong. Next year na yung akin pag umabot na ng 2 years. Hanggang ngayon ay hindi pa rin pinangalanan ni Donna kung sino ang taong nangutang at nanloko sa kanya. Pero malakas ang haka-haka ng mga netizen na isa din itong kilalang YouTuber. Ang matindi pa, hindi pala sila close ni Donna, kaya komento ng mga netizens ang bait naman ni Donnalyn para magtiwala at magpautang sa taong hindi pala niya masyadong kakilala. Kayo mga kabuzzers, anong masasabi niyo dito? Please leave your comments and don't forget to subscribe. Thank you for watching!